meron tayong guidelines on indemnification, okay, of yung culled infected animals. Sa ngayon, ang binibigyan lang natin ng indemnification payment ay yung mga backyard. Ibig sabihin, yung mga nag-aalaga ng mga 20 and below. Ang commercial farms, alam naman natin na kahit gugustuhin din natin sila mabigyan ng indemnification, we don't have that resources, financial resources, on the part of government para mabayaran po lahat. Kasi ang only source ng yung tinatawag nating indemnification ay nanggagaling po doon sa quick response fund. Ito po yung alam na ang daming pinaggagamitan nito, mga typhoons, floods, and then nagbigay din po si President Duterte out of his contingency fund ay naubos na po lahat. Ngayon ang malaki pa yung kulang, marami pa yung hindi nababayaran na mga backyard raisers. Alam naman natin na sila ang priority po dahil kanilang ay yan ay kanilang livelihood. Napakabigat po pag nawalan ng livelihood. Base sa ating guidelines, ang classification po kasi ng backyard ay kailangan hanggang 20 lang na ulo. Pag lumampas sa 20, iba na yung classification, mga magiging semi-commercial. Yun ay kwan na. Hindi na kasama sa guidelines ng okay. Bakit daw ang tagal, Usec? Sino ba nagbabayad ng indemnification? On the part of the Department of Agriculture dito sa Central. But kapag submit po ang LGUs through the regional field offices ng kompletong dokumento, okay, mabilis din po ang bayad. Ang problema lang, may mga areas kasi na yung mga sinasubmit na mga documentary requirements as proof na talagang nagkaroon ng depopulation, yung mga pangalan ng mga farmers, medyo mabagal po yung submission dito. Okay. Pero kung masubmit na kumpleto dyan, how long does it take? Ay, mabilis lang. Within 1 week, may action na po kami dito. Sige, testingin natin. Hindi po nagkakagal yan.